back at it again with a new vlog! In today's video, i-share ko sa inyo kung paano ko na-reach ang 1,000 subscribers and 4,000 watch hours na requirements ni YouTube para ikaw ay ma-monetize. So, if you're interested, please keep on watching. So, without further ado, let's get started! So let's begin sa short background ng YouTube channel ko. Nag-start ako mag-vlog year 2018 and ang first video ko noon ay school makeup routine and that time meron siyang 100 to 200 views. And now, year 2020, meron siya ngayong 3.5 thousand views. Then, siguro naka-anim na videos lang ako nung 2018, then nag-stop ako dahil graduating na ako nung senior high and kailangan na mag-prepare for college. Ayan, then year 2019, nakalala ko si Jess and napag-usapan namin na gagawa kami ng YouTube channel naming dalawa. But then, naging busy kami masyado sa schoolworks, then hindi na namin siya naasikaso. So, netong 2020, desidido na kaming mag-upload ng mga videos namin sa YouTube channel namin. But then, nagkaroon ng pandemic, so hindi na naman namin natuloy. Kaya, ang sabi niya, buhayin ko na lang ulit yung YouTube channel ko, then siya na bahala sa mga kailangan ko. Then, netong April 2020, nag-upload ako ng comeback video ko na pabobohan challenge kasama yung pinsan ko and yung kaibigan ko. As of now, meron siya ngayong 3.1 thousand views. Ayan, happy naman ako na marami akong na-achieve sa YouTube channel ko and isa na dyan yung mabilis kong na-reach yung 1,000 subscribers and 4,000 na watch hour na requirements ni YouTube. So, kung nagbabala kayo gumawa ng sarili niyong channel, magbibigay ako ngayon ng 3 tips para maiwasan niyo yung mga mali kong nagawa noon and para mas ma-handle niyo ng maayos yung inyong mga account. So, una na dito ay yung no to VLS or view, like, and subscribe at saka sub for sub. Huwag kayong mag-settle lang sa VLS kung saan meron siyang 3 to 5 minutes or depende sa kausap nyo kung ilang views, kung ilang minutes nyo i-view yung video ng bawat isa. Kasi hindi ganun kalaki yung natutulong niya or nadadagdag niya sa watch hour na kailangan nating ma-achieve. Katulad lang din ng subscribe for subscribe. Sa subscribe for subscribe naman, wala kang gagawin na views sa videos nila kundi subscribe lang talaga. But then, dito, mas malaki yung chance na mawala yung subscribe nila sa channel mo dahil pwedeng mas spam or mag-unsubscribe talaga sila sa YouTube channel mo. So, it's not advisable na makapag-VLS or sub for sub kayo dahil ang magiging nyo lang dito ay subscribers and hindi ang viewers. So, ang magiging labas, magiging display lang yung subscribers nyo. So, ang pangit tingnan na marami kang subscribers pero ang konti lang ng views ng mga videos mo. Pero kung hindi ka naman famous and small YouTuber ka lang katulad ko, pwede kang makapag-VLS hanggang ma-achieve mo yung 1,000 subscribers pero pag na-achieve mo na yun, mag-stop ka na. Dahil ang second tip natin ay ang pag-focus sa content para ma-reach ang 4,000 watch hour na requirement ni YouTube. So, ako kasi base sa experience ko, before ko na-hit ang 1,000 subscribers, unti-unti kong tinigil or hininto yung pakikipag-VLS ko and nag-focus ako sa kung ano pa yung mga pwede kong ma-content sa YouTube channel ko. Ayun guys, gumana naman siya. So, nung nag-focus ako sa content ko, sumunod na dyan yung mga subscribers. So, kahit hindi na ako makapag-VLS, kahit hindi araw-araw may nagsasubscribe sa akin, stable naman siya. May pa isa-isa, padala-dalawa, ganun. Minsan wala, pero okay lang. At least, hindi na bumababa yung count ng subscribers ko. Okay, para sa ating tip number 3, be yourself and don't imitate other vloggers, lalo na yung mga intros nila o kung ano man yung balak nyong gayahin sa kanila.
Alam nyo yun guys, ang pangit kasi maging trying hard para lang mapansin yung channel nyo o kayo mismo. And huwag kayong namimilit or magmakaawan mag-subscribe sila sa channel mo. Kasi kung gusto naman nila and interesado sila sa contents mo sa channel mo, magsasubscribe sila sa'yo kahit hindi mo sila pilitin. Kasi kapag pinilit mo sila, sabihin na natin nag-subscribe sila sa channel mo pero hindi pa rin sila manonood. So, ang magiging labas niyan, ganun pa rin sa number 1 dun sa Noto VLS, ang magiging labas niyan, magiging display lang yung subscribers mo. And mag-vlog kayo para sa sarili nyo, hindi para sa iba kasi hindi naman natin mapi-please yung ibang tao para mag-subscribe sa atin. Ang mahalaga, nag-enjoy tayo sa ginagawa natin. So, karagdagan, sasagutin natin yung tanong na nakasahod na ba ako? So, ang sagot po ay hindi pa ako nakasahod dahil inaantay ko pa po yung pin. Ayan, so kapag na-reach mo na kasi yung 1,000 subscribers and 4,000 requirements ni YouTube, mag-a-apply ka muna sa AdSense niyan for monetization. Then ako, nung nag-apply ako, one day lang ako na-accept for monetization dahil maayos siguro yung contents ko and wala akong mga copyright claims. Kapag accepted ka na sa YouTube Partners Program, pwede nang mabuksan yung ads mo. So, kapag may ads ka na, kailangan mong makaipon ng $10 bago ipadala sa'yo yung pin mo kasi yun yung threshold na kailangan mong ma-reach kay AdSense. Ayan. So, hindi rin po madaling makasahod sa YT. Ano? Kailangan mo munang maka $100 per month bago ka pasahodin ni YouTube. Dahil monetize tayo, meron tayong giveaway and ipapakita ko sa inyo yung mga prizes na pwede nyong makuha. So, unahin natin tong matagal kong hinintay. Hindi itong box, kundi yung nasa loob nitong box. Itong scrunchies ay sponsor sa atin ng Wear HP and meron siyang 13 pieces. But then, yung dalawa doon na ipamigay ko na kila Ailey and Erica. Then, basahin natin tong note from Wear HP. So, maliit lang siya. And ang sabi dito ay, "Hi Ate Nicole, congratulations. You are now our official brand ambassador. Thank you from Hanhan." So, thank you din sa inyo dahil pinadala nyo ako ng scrunchies. Next, itong dalawang quintas from Glam Babe PH. Isang cherry. Ayan, ito yung favorite ko dito sa dalawa. Cherry necklace. And yung isa naman ay butterfly necklace. Sunod, itong mga sarili kong tints. Ayan. Meron tayong 4 shades. So, lahat to ay organic. So, walang magiging problema kahit iwan nyo sila magdamag sa mga labi nyo. Kasi, ginagawa ko yun and hindi naman nangingitim yung labi ko. So, wala siyang bad effects. So, isa-swatch ko siya para makita nyo yung shade niya and alam nyo na kung ano yung makukuha nyo. Ayan, so kahit anong makuha nyo dito sa 4 na tints na to, okay lang dahil multi-use siya. So, ibig sabihin, pwede siyang gamitin sa eyelids and pang blush on. So, unahin natin sa pinaka-light na shade ng 𝑁𝑖𝑐𝑠𝑝𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑚𝑒𝑡𝑖𝑐𝑠. So, unahin natin tong Charm. Itong shade na to yung gamit ko ngayon sa talukap ng mga mata ko pero hindi siya pure. Kasi eyeshadow talaga yung gamit ko dyan sa upper area. Then, sunod is yung Wizardry. Ayan, ito yung isa sa favorite ko kasama nitong Charm dahil pang everyday use din sila. So, i-ano natin siya, swatch. Pwede rin siya pang peachy look kasi may pagka-orange din siya. Ito naman yung parang red na shades natin. So, unahin natin tong Bewitchery. Ayan. So, ito yung shade niya. Wala!
lastly, itong enchanted spell na bestseller ko. Ayan. Itong enchanted yung gamit ko ngayon sa labi ko, pero light lang yung nilagay ko para hindi ganoon kakapal kasi dahil manipis yung labi ko, hindi bagay sa akin yung mga dark colors or red colors. So, ang third and fourth winners ay makakakuha ng scrunchies and tig-isang 𝑁𝑖𝑐𝑠𝑝𝑒𝑙 cosmetics na powdery matte tint. So, ang second winner ay makakatanggap ng isang scrunchies from Wear HB, isang 𝑁𝑖𝑐𝑠𝑝𝑒𝑙 cosmetics powdery matte tint, and butterfly necklace from Glam Babe PH. Then lastly, ang first winner natin ay makakakuha ng Inpods, scrunchies from Wear HB, charm necklace from Glam Babe PH, and one powder matte tint from 𝑁𝑖𝑐𝑠𝑝𝑒𝑙 cosmetics. Para sa mechanics, first, like this video and subscribe to my YouTube channel. Second, like and follow my Facebook page. Third, share my post regarding this giveaway and put a hashtag #AngelayVlogsGiveaway. Four, mention 3 friends dun sa post. Then lastly, follow Wear HB and 𝑁𝑖𝑐𝑠𝑝𝑒𝑙 Cosmetics on IG. So, it depends sa dami ng sasali. Kung mas maraming sasali, comment picker ang gagamitin natin. So, mas maraming mention, mas malaki yung chance na mapili kayo. So, via spin the wheel ang pagpili ng ating winners kung kaunti lang ang mag-join sa ating giveaway. Before mag-end tong vlog, a quick shoutout muna kala Ailey, JJ, Japet, and especially kay Jeneline. And lastly, kay Mary Rose Manalang and sa buong angkan niya. Hindi ko na mababanggit yung super duper full name mo, pero thank you sa pag-support and panonood ng vlog ko. And if you're interested, you might check WHB account sa IG para ma-check nyo yung mga items nila. And also, you can use my code WEAR_ANGELAYV para magkaroon kayo ng discount kung sakaling mag-purchase kayo sa kanila. And that's all for today's video. See you on my next vlog. Ciao!